Lahat tayo nakakaranas ng stress. Ito yung feeling na ikaw ay nape-pressure sa iyong buhay, sa trabaho mo, sa family mo, sa iyong sarili, yung mga goals mo, yung mga gusto mo mangyari. So, ang daming mga sources ng stress. So, yun yung pakiramdam na nararamdaman mo pag ikaw ay nalalagay sa ganung situation. Ang example niya, kagaya ng namatayan, another one ay nagka-financial problem ka, may mga utang ka, another one ay yung nawalan ka ng trabaho, o kung ikaw ay estudyante, bumagsak ka sa exam, another one ay nagka-meron ka ng sakit, pinoproblema mo, o na-diagnose ka ng ganitong klase ng sakit. So, yan ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay nape-pressure, na-threaten tayo. Ngayon, meron tayong ways para mapababa yung stress. Since ang stress, hindi mo kayang takasan kasi nabubuhay tayo. As long as we are alive, nandyan lang yan. So, kailangan mo siyang i-manage para yung health mo hindi maapektuhan, yung mental health mo at yung physical health mo. As well as yung emotional mo rin ay naapektuhan. Kaya kailangan na-manage mo siya. So, meron tayo mga tips na ibibigay para makatulong doon, no? Una, breathing and relaxation techniques. So, umupo ka lang kahit na doon sa workplace mo o sa loob ng bahay mo o kaya pumunta ka sa isang lugar kung saan mapayapa, maganda yung environment, at ikaw ay mag-focus sa inhale-exhale, sa breathing mo o paghinga. Inhale-exhale. So, limutin mo muna o huwag ka na munang mag-isip na kung ano-ano. Mag-focus ka doon sa breathing mo. Inhale, exhale, doon ka mag-focus. Okay? Gawin mo yan hanggang iyong makabisado. Sa una, hindi mo masyado magagawa yan na makapag-focus kasi bago pa lang. Pero habang ginagawa mo yan, nagiging maayos yan. So, nakaka-relieve yan ng stress, nakakababa ng stress. So kung ikaw ay nagkakakabugan dibdib, ikaw ay nataas ang blood pressure, nakakatulong yung breathing exercise. Mga 2 minutes, ganyan, pwede na. Kung meron ka namang ample time, so pwede mong gawin yan from time to time. So basta kapag ka nararamdaman mo yung stress, gawin mo lang yan. Nakakatulong yan. Another one, meditation. Yung pag may meditate, may mga tutorial niyan sa YouTube, may yung kagaya ng mga yoga, so pumunta ka lang sa isang lugar na mapayapa, maayos, tahimik, walang masyadong mga tao, distraction, and then ikaw ay mag-cross leg ka, kahit nakaupo ka lang pwede na, kahit sa park or sa kakahuyan, and then huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano, okay, i-empty mo yung iyong mind, at ikaw ay mag-focus sa mga naririnig mo, yung mga ibong kumakanta, yung mga chirping birds, yung simoy ng hangin, yung damdamin, yung breathing mo, yan. Inhale, exhale mo, mag-focus ka doon. Payapain mo yung isip mo. So, yun yung meditation. Empty your mind. You can do that 5 minutes, 10 minutes. 20 minutes. Yung iba nga, nagpo 40 minutes pa as long as na meron silang free time. Sa una, hindi mo masyadong magagawa na maayos, pero habang ginagawa mo yan, nagiging maayos yung iyong meditation. Okay? Another one, listening to your favorite music, yung mga calming music. Marami dyan, yung mga pwedeng yung mga folk songs, yung mga ballad songs, yung mga genre na yan. Merong mga music na pang-meditate talaga, yung tinatawag nating Reiki music o kaya yung mga Zen music, meditative music, type nyo lang yan sa YouTube, lalabas yan, maraming mga suggestions at yun ay nakakapagpa-relax ng inyong katawan at isip, nakaka-relieve ng stress. Another one, reading books. Yan, napakagandang stress reliever niyan. Yung mga favorite nyo na book, wag lang yung very stressful na mga storya ng libro. Kasi may mga libro na yung mga patayan, wag naman ganun. Yung mga adventure, like yung mga Harry Potter, at marami pang mga libro na gusto ninyong
basahin. O kaya yung mga libro na yung mga pang-personal, no? Yung mga pang-personal growth and development na libro, kagaya noong mga libro sa finances, yung mga Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, yung Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, yan yung mga magagandang libro eh, no? Yung kay Dale Carnegie na How to Win Friends and Influence People. So, at marami pang ibang mga libro na nakakaganda ng pakiramdam. Stress reliever talaga, no? Another one ay yung i-practice mo yung time management. Kasi ang time management, importante yan. Kailangan pinaplano mo yung gagawin mo mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Kapag ikaw ay hindi nagplano, lagi kang maghahabol sa oras. Kagaya ng ikaw ay late ng natulog, tapos ay late ka na rin nagising, tapos ay maliligo ka ng sobrang bilis, kakain ka ng sobrang bilis, tapos magdadrive ka ng sobrang bilis hanggang wag naman sana ikaw ay nabangga o kaya nakabangga ka. Kita nyo yung mga nangyayari sa kalsada, very stressful, di ba? Kasi naguunahan sila. Kaya nagta-traffic jam pati. Kasi naguunahan sila, nagbubusinahan, gusto nilang sila yung mauna. That's because of hindi nila namamanage kalimitan yung oras. Dapat umaalis sila 1 hour before the office time or kung matraffic, 2 hours kung talagang matraffic. So kailangan ay namamanage mo yung time mo. At the same time, sa work, kailangan namamanage din o organize mo para hindi ka nai-stress sa work. Sa family, when it comes to your children, yung mga household chores, kailangan namamanage mo yung nakasulat kung kailan ka magsasaing, kailan ka magluluto, kung kailan ka maglalaba, kailan ka maglilinis ng kwarto ng bahay para organized, no? Para hindi ka ma-stress. So, merong scheduling, no? Oh, yun, time management. Another one ay you get adequate sleep. 7, 8, 9 hours ideally, no? Yun yung magandang stress reliever talaga pag enough yung sleep mo. Ang ganda sa pakiramdam niyan pag kumpleto yung tulog mo. Another one is talking to your family, to your wife, to your husband, to your children, tsaka mga kamag-anak ninyo, yun hindi stressful na kamag-anak, no? Yung mga hindi makakasira sa inyo. Kasi kalimitan ngayon, sa panahon ngayon, minsan yung family members mo pa o yung mga kamag-anak mo pa nagiging source ng stress mo. And we don't want that to happen. Piliin nyo lang, no? So, yung pakikipag-usap sa kanila ay nakaka-relieve din ng stress. Another one ay yung practicing mindfulness. Ano yung ibig sabihin natin ito? Halimbawa, naghuhugas ka ng pinggan. Kailangan ay nadadama mo yung sabon, nagpo-focus ka doon sa paghuhugas, yung lamig ng tubig, yun yung mindfulness. Nagpo-focus ka doon sa ginagawa mo. Hindi kayong naghuhugas ka ng pinggan tapos iniisip mo yung problema mo sa trabaho o iniisip mo yung sasakyan mong nasira o iniisip mo yung babayaran mong utang. So, hindi yun mindfulness. Lalong-lalo na pag kumakain ka, kailangan mindful ka. Kailangan may mindfulness ka. Kailangan bawat nguya lasap, no? Lalo na kung masarap yung ulam mo, dahan-dahan yung kain mo, dahan-dahan yung nguya mo, aramdam na ramdam mo yung pagtama ng ngipin mo doon sa pagkain, paglunok mo, that's called mindfulness. Lasang-lasa mo yung juice na iniinom mo, mga ganun. Okay? So, yun yung sinasabi natin na mindfulness. Another one ay mag-volunteer kayo na tumulong sa iba. Halimbawa, merong mga nangangailangan ng tulong sa lugar ninyo, tumulong kayo. May mga nangyaring sakuna na halimbawa may nasunugan, okay, mag-donate kayo o ng damit o kaya tumulong kayo pag-aayos ng lugar, ng bahay at marami pang iba na para makatulong kayo. Kung ano man yan, basta nakakatulong kayo sa ibang tao. Kasi yon ay nakakaganda rin ang pakiramdam. Stress reliever din ang helping other people. Okay. Another one, last but not the least, is avoid ninyo yung alcohol o yung paglalasing o pagiinom. Pwede naman, occasionally, halimbawa, may birthday yan o kaya Christmas party, but wag regular ang pagiinom at paninigarilyo. At saka yung mga nagda-drug, syempre, yung mga nagda-drugs, no-no tayo dyan. So, lagi nating tatandaan na yung mga chemicals na yan, yung mga ipinapasok natin yan, meron niyang bad effects sa atin, yung alcohol, kapag marami at saka pag lagi.
Okay? So nag-a-avoid ka ng stress, you avoid stress once you avoid yung mga bisyo na yan. Hindi naman natin sinasabing wag. Ang sinasabi natin is minimize para hindi tayo ma-stress. So, yan na lang muna. At I think full package na, no? Yung ating pantanggal ng stress. Kung meron mang additional, and then iba-vlog ko ulit separately. Kasi medyo mahaba na yung vlog natin. It took 10 minutes na. So, bye for now. See you in my next vlog.